And this was duly seconded. Are there any objections? Hindi ko lang po mo dapat, Mr. Chairman. Buwan nyo, patensyahan po tayo. I move to citing contempt. Mayor Tumang. Your Honor, can I explain po para makuha nyo po yung point ko? Let's ask Mayor Tumang to enlighten us kung ano pong nangyari dito because I believe dumadaan sa munisipyo lahat ng transfer ng property. Mayor Tumang, please. Yes po, Your Honor. Mayor Tumang, when was your first assumption of office as Mayor of Mexico, Pampanga? 2004 po, Your Honor. 2004. As far as you can recall, Mayor Tumang, kailan po ba nag-umpisang mag-acquire ng property si Empire 999? Hindi ko po maibigay, hindi po alam yung exact year, but approximately po 2000 yung nakabalik po ang mayor. 2017. Mayor Tumang, do you personally know Willie Ong? Hindi po, Your Honor. Do you personally know ADT Young? Hindi po, Your Honor. But Mr. Chairman, with the indulgence of the Honorable Luis. Yeah, okay, please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Mayor Tumang. Yes po, Your Honor. Just for the information of everyone, ito kasi po ang question of the drugs and the acquisition of properties ng mga foreign national. Form part of my reso doon sa public accounts. Kasi public accounts na lang pinagsimula nito na it was forwarded to this Quadcom. But the issue about some properties, transactions of Mayor Tumang, in which ilang beses ka naman na-dismiss, Mayor? Ilang beses ka na na-dismiss? Yung dismissal order mo? Ilan? Once lang po, Your Honor. Once ka lang na-dismiss? Yes, ano po dalawa? Are you telling the truth? Mayor Tumang, ganito lang po, I just want to warn you. You're under oath once again in this Quadcom hearing and you're being asked by Congressman Luis Ro. Please, don't lie. Your Honor, yung pong ano, yung previous po na reverse po yun. Hindi, yung 2022. And then po, 2023, last August po, yun po yung last ko pong na-dismissal. Under appeal? Yes po, pending appeal po. Pending appeal. Now, Mayor, ganito lang po, you're being asked, if kilala mo si Eddie Young, kilala mo si Tuma, kilala mo si Billy Ong, I just want to tell you, we have already discussed it in the Committee on Public Accounts. And please, answer the query of the members of this committee truthfully, or else, I will show you the proof. Yes, for Your Honor. And if you're lying, I will cite you in contempt once again, Mayor Tumang. Thank you, Mr. Chairman. Mayor Tumang, ulitin ko po yung tanong. Do you personally know Willie Ong? Your Honor, hindi ko po personally kakilala si Willie Ong and Eddie Young. Pumunta po sa munisipyo, doon ko lang po sila nakilala dahil nag-inquire na bibili po silang lupa. With your statement, Mayor Tumang, it appears that you personally know Willie Ong and ADT Young. Because when you said they came to your office, approached you, and told you that they are going to buy lands, then it means that you were able to personally meet with these two individuals. Tama po ba? Yes po, na-meet po sila sa munisipyo. In other words, you personally know Willie Ong and ADT Young. Are you aware that... Chairman, once again, this will be the last. Mayor Tumang, you're lying. Hindi po, Your Honor. Po, let me finish. Please don't answer. Don't talk unless you are recognized by the chairman. Mayor Tumang, labi mo hindi mo kilala personally si Billy Ong at saka si Eddie Young. Si Eddie Young, hindi mo kilala? Nakilala ko po, Your Honor, nung pumunta po sa munisipyo. Nagpakilala po sila, Your Honor. Sabali, yung sa munisipyo lang ba? Yes po, Your Honor. Yun lang? Oh, now, eto, Mayor Tumang, nagsisinungaling ka. Di ba naimbitahan kayo doon? Sa China? Yes po, Your Honor. At kasama niyo si Eddie Young? Yes po, Your Honor. Oh, now you're telling me that sa munisipyo lang? Nung nag- Don't lie. You're lying. Hindi. Anong hindi? May mga picture tayo. Sasrod. You were invited and you represent Mexico Pampanga in that travel with Eddie Young. And it's Eddie Young that introduced all of you and that includes the former governor and the governor to the ambassador. Yes po, Your Honor. Oh, ngayon, di mo kilala? Mr. Chairman? Hindi ko lang po. Mr. Chairman, buwan nyo, patensyahan po tayo. I move to cite in contempt, Mayor Tumang. Your Honor, can I explain po para makuha nyo po yung point ko?
Sandali po. Please po, Your Honor. Sandali po. You are not yet recognized. Mr. Chairman, once again, I move to cite in contempt Mayor Tumang in violation of our Section 11, Paragraph B. Refusal and evading to answer questions of the members of this committee. So move, Mr. Chairman. Your Honor, can you please give me a chance to explain? Hindi po kasi gusto niyong Mr. Okay. Chairman, the question is very simple. Just say 1 minute suspension. Kasi siyempre yung personal, hindi naman yung personal. Hindi ko naman kakilala talaga. Kinakilala ako lang sa munisipyo. Okay, emphasize mo na yung meeting sa China. Yes. Before the chair declared the suspension, there was a motion before we cite in contempt former Mayor Tumang. Let me finish first. And the former mayor has asked the committee to listen to his explanation. And in the spirit of fairness, we'd like to hear former mayor explain also his side. Perhaps he may be able to answer the queries asked by the members of the committee. So, Mayor Tumang, para po maliwanag, ang tanong po sa inyo kung kakilala niyo po si Eddie Yang. Ang sabi niyo po kanina, hindi. Yung pangalawang tanong, tinanong po kayo, ilang beses po ba kayo nagkita, nagkasama, nagkausap ni Mr. Eddie Yang? Ang sinabi nyo, isang beses lamang po sa munisipyo. Pero meron pong impormasyon na nagsasabi na magkasama pa po kayo sa China. At this is supported by photos. So, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na sumagot dun sa katanungan ng aming mga kasamahan. Para naman po, hindi mapagbigyan, no? Ano po ang inyong sagot sa katanungan ni Congressman Paduano at ni Congresswoman na Luistro? Thank you po, Your Honor. Hindi ko na lang po sinabing once ko lang po nakita si namit si po si Willie Ong. Si Willie Ong po twice sa munisipyo po. Si Eddie Yang po so many times. Pero yung first namit ko po si na Willie Ong and Eddie Yang sa munisipyo po. And then pagkatapos po noon, marami na pong series na nakita na po kami ni Eddie Yang dahil bumili po sila ng lupa. Hanggang pumunta po kami ng China, in-invite po kami doon. Doon po lang po nakilala si Eddie Yang. Ang pinupunto ko po, hindi po personal na kakilala po. Namit ko lang po sila sa munisipyo. Pero so many times po nakilala ko na si Eddie Yang. Pero si Willie Ong po, twice lang po. Chairman, kana eh. Yes, ito kasi yung problema. Alam ko na, sinabi ko na kanina, Mayor, pinagdaanan na to natin. Dalawang komite, Dangerous Drugs at saka yung Mexico. But sabi ko nga, kaya kayo nibitahan dito, including your brother and all those reserves person from Mexico, Pampanga, because there is a motion, a resolution by me na yung drugs, no, yung drugs at saka illegal acquisition of properties of Chinese national will be forwarded to this committee. Kaya hindi ka po Mayor, ganito kasing style mo Pag tinanong ka ng isa, sabihin mo, sinabi ko nila, hindi mo personal kilala. Sabi mo sa munisipyo, now when I ask you, yung China travel, inamin mo. Now, dinagdagan mo ngayon na several times because on record during the committee hearing you know personally Eddie Yang and Willie Ong. Mamaya papakita ko sa iyo na magkakilala kayo ni Willie Ong. Yes po, Your Honor. Ang style mo kasi Mayor Tumang, sorry, pero yung style mo bulok. Alam ko na yon. Pag tinanong ka isang tanong, sasagutin mo. Pag nilang ko isa, sasagutin mo, better you will ask if you knew personally Willie Ong and Eddie Tayang. That's why pinakontempt kita. Because you lied. Dito sa harap ng mga resource persons. Di ba he's lying? Sabi niya kanina, hindi niya kila personal. Sa munisipyo lang. Ngayon, sinabi mo na ngayon, kinala mo si Eddie Yang, you met several times. Twice lang kayo ni Willie Ong. But I will establish to you that you have transactions with Willie Ong. And you will not make transactions with a certain person, especially kung hindi mo siya kilala. And you're lying. Hindi pa tayo umabot doon sa proof ko. Kaya, Mr. Chairman, sabi ko nga naglulukuhan mo tayo dito. Alam mo, nakabisado na namin to. Nako, Mayor. Bigyan natin ng sa panyo. With that, Mr. Chairman, my motion to cite in contempt, I've already cited the violation. Unless there will be a second or members of this committee will vote in the negative. Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Nandito, nakikinig ng mga resource person. Hindi po ako nagsisinungaling. I challenge
resource persons present in today's hearing kung totoo ba na sinungaling siya o hindi. Alam ko na kasi, Mayor, yung sasagot mo. Ilang beses na po tayo nagkita sa mga hearings. Kaya nga na-content ka rin noong nakaraan, di ba? Yung mga sagot ko po, pare-parehas lang po, Your Honor. Anong parehas? You lie, dirty! Hindi po ako nagsisinungaling, Your Honor. Mr. Chairman, anyway, sabi niya, he's still standing, hindi siya nagsisinungaling. Once again, Mr. Chairman, I just like to manifest once again that my motion to cite in contempt Mayor Tumang still stands. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Okay, Chairman, I second. Yeah, there is a motion to cite in contempt Mayor Tumang. And this was duly seconded. Are there any objections? Point of order. Point of order. So I will reiterate the motion. There was a motion to cite in contempt former Mayor Tumang for violating Section 11, Paragraph C of the Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation. And this was duly seconded by Congressman Akop. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. The former Mayor Tumang is now cited in contempt. And we'd like to ask the Sergeant-at-Arms to please assist and escort former Mayor Tumang. Are there any other motions that you'd like to... Okay. So, any other motion? Mr. Chair. Congressman Ako. Before I file or I move for the second motion, please allow me to explain why I seconded the motion of the Honorable Carabs Paduano. Please proceed. You have 3 minutes, Congressman Akop. Thank you. Ako po ay membro ng Committee on Public Accounts, Vice Chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Kaya alam ko po yung istorya na sinasabi ni Honorable Paduano. Why? Kasi religiously, nag-attend po ako ng mga hearings ng public accounts at saka kwan. Mayor Tumang, kung ano po yung style ninyo doon sa committee hearings, ganun po rin yung ginagawa nyo rito eh. Eh kung hindi ka nako-confront ng mga ebidensya na hawak ni Chairman Paduano, hindi mo inaamin. Inaamin mo lang pagkatapos na makonfront ka na may mga ebidensya siya. Do not try to fool the members of this committee. Iisa lang po yung utak po ninyo eh. Napakaraming utak nandito na pinakikinggan ka at saka inobserbahan. Kilala ka na namin talaga eh. Di ba? Kung hindi sinabi ni Honorable Paduano na meron siyang pruweba na pumunta kayo sa China kasama itong mga taong ito, hindi mo aaminin. Kasi ganun din ang ginawa mo dun sa Committee on Public Accounts. Nandun ako. That is precisely the reason why I seconded the motion of the Honorable Paduano, Mr. Chair. Kasi alam ko rin na nagsisinungaling siya.